Simula na po ngayong araw ang localized translasyon ng Itim na Nazareno kung saan ang apat na replika ng puon ang idarayo sa iba't ibang simbahan sa Metro Manila at karatig na mga probinsya. At upang maiwasan po ang pagdagsa ng mga deboto, dadalasan din ang mga isasagawang misa sa mismong araw po ng pista ng puon sa January 9. Si Karen Villanda sa Detalya, Rise and Shine, Karen. 14 years ng deboto ng Itim na Nazareno si Maria. Lalong tumibay ang kanyang paniniwala nang mabigyan ng mas mahabang buhay ang kanyang asawa kaysa sa taning ng doktor noong 2018. Kaya naman sa tuwing traslasyon sa pista ng Itim na Nazareno, nilalakad nila mula Quezon City patungong grandstand hanggang Quiapo Church. Pero ang tradisyonal na traslasyon, muling kanselado ngayong Enero. Pero pabor naman dito ang ilang deboto. Hindi pa naman masyadong tapos yung pandemic at saka may mga bagong virus kasi mahirap pa naman ngayon. Sa panahon ngayon, mas mahirap pa rin naman na parang dikit-dikit pa rin yung tao. Kanselado man, may magaganap namang localized translation ayon sa pamunuan ng Quiapo Church. Dito mismo ang Itim na Nazareno na ang lalapit sa mga deboto kung saan ilalabas ang apat na replika at idarayo sa north at south ng bansa maging sa sektoral at mga cathedral sa Metro Manila. Sisimulan ito kung saan unang dadalhin ang ilan sa mga replika sa Atimonan, Quezon Province at katedral sa Metro Manila. Walang traslasyon, walang prosesyon na magaganap dito sa Quiapo, pero iniikayat namin yung nasa labas sa mga probinsya, sa mga parokya na kaya nilang ipatupad yung prosesyon at motorcade. Mananatili naman sa Santa Cruz Church ang orihinal na rebulto ng Itim na Nazareno kung saan maaari ring bumisita ang mga deboto. Pero bawal pa rin ang paghalik dito at pagpupunas ng panyo. Sa mismong pista naman ng ikasyam ng Enero, dadalasan ang misa upang maiwasan ang pagdagsa ng mga deboto sa Quiapo Church. Mag-uumpisa ito ng alas 12 ng hating gabi hanggang alas 11 ng gabi kinabukasan. Pinaplano ring isara ang mga kalsada sa paligid ng Quiapo Church upang maiwasan ang siksikan sa mahabang pila papasok ng simbahan sa mismong pista. Gagawin ring 3 araw ang tradisyonal na pagbebendisyon sa mga replika at buong Itim na Nazareno ng mga deboto na magsisimula at matatapos sa 29 ng Disyembre. Karen Villanda para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.